Hello guys! Nandito na naman po si Madam Lisa. Samahan nyo na naman po ako gumawa ng pandesal. Gumawa na po ako ng doon ng pandesal. 2 hours ko po siyang hinintay. Gagawin ko po siyang beef pandesal. Kaya ko po tinawag na beef pandesal dahil po lalagyan ko siya sa loob ng corned beef. Ayan po. Ginisa ko na po yung corned beef. Nakahanda na rin po ang breadcrumbs ko. So, samahan nyo po akong gumawa ng pandesal. Ayan po. Inano ko na po siya. Hindi ko na po sa inyo pinakita yung ginawa kong doon ng pandesal. Kasi ayoko pong matagalan pa ang video. Next time po ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nito. Ayan, hahatiin ko po muna. So, tiin ko po uli. Hindi na po ako naglagay ng arena kasi madali naman po siyang maano. Ayan. Pang amin lang po ito. Kaya po corned beef ang ilalagay ko. Para po hindi na ako maglagay ng keso o anuman. Kasi yan po ang gustong-gusto ng family ko. Yung nilalagyan ko na ng laman sa loob. Minsan po nilalagyan ko na siya ng cheese. At tinatantay ako lang po yung laki niya. So ito tama lang. So guys, tatabi ko lang po. Ayan. At gaganon ko. Talagyan ko po siya ng laman sa loob. Huwag po sobrang dami kasi baka po lumabas yung meat sa loob. Yan. Ganun nyo lang po. Ibilog nyo lang. Yan. Ganun-ganun nyo lang po. Para po hindi lumabas ang meat sa loob. Okay, hintayin po natin uling gawa uli. Ayan na po, guys. Okay lang po kahit hindi sila pare-pareho ng laki. Kasi, aalsa pa po yan eh. Pagka niluto nyo, aalsa pa yan. Ano inyo lang po na walang butas. Siguraduhin lang po. Naka-bathroom po ako dahil sobrang lamig. Pumapasok po rito sa loob ng bahay yung lamig. Sobra pong lamig ngayon. Ininit ko na rin po yung oven. 365 po. Tapos, mga 15 or 20 minutes lang po. Luto na to. Para po bukas may breakfast kami. Tama-tama po sa panahon.
Sigurado po ang mga OFW sa ibang bansa ay namimiss na ang pandesal. Pwede nyo naman pong gawin to sa kung nasaan man kayo ng bansa. Pwede nyo pong gawin. Napakasimple lang po ang pandesal. Mahilig po talaga ako sa mga luto-luto mula pa ng bata pa ako. Mahilig na po ako tumingin-tingin ng mga nagluluto noon. Kaya po hindi ako tumitingin sa mga recipe-recipe. Maganda rin po talaga kung may mga ano sa recipe. Kaya lang, syempre, marunong naman po tayo. Bahala na yung Titi Kim kung okay ba. At least sariling gawa. Ayan, last na po to. At isasalang na po natin. Bali, 4 cups lang po itong arinang inano ko. Kaya, konti lang po yung magagawa kong pandesal. Ayan na po. Nagawa na rin po ako, nilagay ko na dun sa ano. Ito na po. Ayan na po. Ito pong anim, wala po siyang corned beef. Dahil hindi po ako kasi kumakain ng corned beef o na... Sabi ko nga lagi sa inyo, hindi ako mahilig sa kanya. Pa ano-ano lang ako. Tikim-tikim. Gusto ko sa ano, dahil meron naman po akong keso galing sa atin, galing dyan sa Pinas. Yan lang po, okay na ako. Tapos bukas coffee. Na may keso, ang aking pandesal. Ayan na. Ganito po ang pagkalagay ko sa aking pandesal para hindi ko po siya makalimutan na wala siyang meat sa loob. Kaya tanda ko po ang may mga meat. So ilalagay na po natin sa oven. So, nakalagay lang po pala ang 360, so ilalagay ko po ng 20 minutes. Ito po ang pinaglutuan ko ng corned beef. Ayan na po siya. Ayan, ilagay ko na po. So, hintay-hintay lang po tayo ng 20 minutes. Eto na po guys ang pandesal, homemade pandesal. Ayan na po guys. Ayan na. Ito yung may mga corned beef. At ito yung plain. Akin lang po ito. Ang ganda ng pagkagawa. Ayan na. Lumabas yung ibang corned beef. Pero okay lang, mainit pa. Ay, ito po guys, oh, maganda yung pagkagawa. Init-init po. So guys, thank you ulit sa pagsama ninyo. Sana po mapanood nyo to. Mapanood nyo po sana ang aking mga videos. Madam Lisa, thank you po. Like and share, subscribe, or comment. Thank you po.